Matapos magudyok si Cheng Delay ng kaguluhan sa Black Rock City sa gabi, nagdulot siya ng malaking kaguluhan sa lungsod at sinubukang samantalahin ito upang makatakas, ngunit nabigo ang kanyang plano. Ang anim sa kanila ay malalaking target, walang makakalampas sa mga bantay ng hindi napapansin. Matutunto na sila sa pamamagitan ng kanilang mga bakas. Sa halip na subukang tumakas, tila mas ligtas para sa kanila na manatili sa loob ng lungsod. Habang tinitingnan ng mga tao ang mga wanted na larawan, kasama si Huley, tila nasisiyahan siya sa pagtingin sa kanilang mga larawan at mayabang ang ekspresyon. Sa isang lugar sa Black Rock City, habang papalubog ang araw, si Shenji na kakarating lang sa kanilang taguan ay ipinaalam kay Cheng Delay na nakapagdala siya ng pagkain. Dagdag pa rito, ibinahagi ni Shenji na habang nasa kalye, nakasalubong niya ang isang kakilala na nag-alok na itago sila sa kanyang bahay ng ilang araw. Kinilala ni Cheng Delay ang kakilala at binanggit ang kanyang pangalan, si Luo Zikai. Tinanong niya si Shenji kung mapagkakatiwalaan ba nila ito. Tiniyak ni Shenji kay Cheng Delay, ipinaliwanag na bukod kay Zikai, tanging isang matandang ina lamang ang nakatira sa kanyang bahay. Ipinahayag ni Shenji ang kanyang kumpiyansa na hindi sila ipagkakanulo ni Luo Zikai, lalo na tila siya ang sumusuyo kay Shulan. Lumapit si Zikai kay Cheng Delay at ipinaalala na ipinagtanggol niya ito noong nakaraang araw. Tiniyak niya kay Cheng Delay na hindi niya ito ipagkakanulo. Binibigyang diin na handa siyang panindigan nito gamit ang kanyang buhay. Isinasaalang-alang ang impormasyon at mga pagtitiyak, gumawa ng desisyon si Cheng Delay. Nagpasya siyang pansamantalang magtago sila sa bahay ng pamilya Luo at hintayin na hamupa ang sitwasyon. Pagkatapos, plano nilang humanap ng paraan upang makatakas sa bayan. Pagkatapos yun, sa gabi, sa loob ng tirahan ng pamilya Luo, natulog si Cheng Delay at nagkaroon ng malinaw at nakakabagabag na panaginip. Nabigla sa matinding mga imahe. Bigla siyang nagising, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Nabanggit niya na may mali. Nararamdaman ang kaguluhan, nagmamadaling pumasok si Chin Man sa silid ni Cheng Delay at tinanong siya kung ano ang nangyari. Patuloy na hindi komportable at hinihingal, ipinahayag ni Cheng Delay ang kawalan ng katiyakan at sinagot si Chin Man na hindi siya sigurado habang hawak ang kanyang ulo. Pinilit pa ni Chin Man, tinatanong kung paano nalaman ni Cheng Delay na may mali. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Cheng Delay. Nalulunod sa malalim na pag-iisip. Sa kanyang isip, pinag-isipan ni Cheng Delay ang napakalaking pagtaas ng mga fear points at napagtanto na tiyak na hindi ito maganda. Sa huli, nagsalita siya, iminungkahi kay Chin Man na magpahinga na ito habang siya na ang magbabantay sa gabi. Matapos ang ilang oras, sa maagang umaga sa tirahan ng pamilya Luo, si Zikai, puno ng galit at determinasyon, sumigaw sa mga silid kung saan nananatili si Cheng Delay, nagbabanta na lalabanan siya hanggang sa huli. Si Cheng Delay, naguguluhan sa kilos ni Zikai, nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Si Chin Man, hindi tiyak sa sitwasyon, nag-isip kung ganito na ba ang asal ni Zikai mula nang lumabas ito kaninang umaga. Patuloy sa kanyang pag-aalboroto, inakusahan ni Zikai si Cheng Delay at ang kanyang grupo ng mga walang prinsipyong tulisan sa bundok, nanunumpang isusumbong sila sa mga bantay at dadalhin sa hukuman. Habang naghihikab, inutusan ni Cheng Delay si Chin Man na pigilan si Zikai. Pinagsama ni Chin Man ang kanyang kamao bago bigyan ng suntok si Zikai. Dahilan upang sumigaw ito sa sakit. Pagkatapos ng ilang sandali, tinali nila si Zikai at pinaluhod sa harap nila. Upang maunawaan ang sitwasyon, kalmadong hinarap ni Cheng Delay si Zikai, hinihikayat siyang magsalita ng dahan-dahan at hindi nagmamadali. Ipinahayag ni Zikai ang kanyang pagkagalit, sinasabing kung natatakot siya sa kamatayan, walang silbi ang kanyang pag-aaral sa mga aklat ng mga pantas. Inakusahan niya si Cheng Delay na responsable sa pagkawasak ng buong pamilya Jia at tinanong kung tunay bang pinahahalagahan ni Cheng Delay ang kanyang sariling buhay. Walang pakundangang binanggit ni Cheng Delay ang pagiging iskolar ni Zikai bago tumugon sa balita tungkol sa pamilya Jia. Tinanong niya kung tama ba ang narinig niya, kung talagang naubos na ang pamilya Jia. Ipinahayag ni Zikai ang kanyang pagkadismaya, binibigyang diin na tila hindi alam ni Cheng Delay ang bigat ng kanyang mga ginawa. Masiglang ipinaliwanag niya na noong nakaraang gabi, ang buong pamilya Liu, binubuo ng 37 tao, ay pinatay, anuman kung sila ay matanda o mahina. Walang nakaligtas at mga bangkay sa buong lupa.
Binanggit niya ang presensya ng isang palakang ipininta sa pader gamit ang dugo, na nagpapahiwatig na natatakot sila na akuin ang responsibilidad sa kanilang ginawa. Pinutol ni Shenji at tinawag si Cheng Delay, ngunit sa sobrang emosyon, nagpatuloy si Zekai sa pagsasalita. Binanggit ni Zekai ang kanyang kasintahan, ipinapahayag ang pag-aalala na nahuli siya ni Cheng Delay at wala siyang balita tungkol sa kanya mula noon. Natatakot siya na baka nagkaroon siya ng parehong kapalaran tulad ng iba at pinatay rin ni Cheng Delay. Tinanong ni Cheng Delay ang kahulugan ng sinabi ni Zekai, iginiit na malinaw naman na siya ay manugang ng pamilya Jia. Itinuro niya na hindi sila lumabas buong gabi kahapon. Naiinis na ngumiti siya kay Zekai, ipinapahayag ang kanyang pagkagulat na hindi napansin ni Zekai iyon. Humihingi ng paglilinaw, tinanong ni Chinman kung sila ba ay Jinagaya, na ikinagulat at ikinatakot ni Zekai. Nagsimula siyang magtanong sa kanila, pinaalalahanan sila ng kanilang mga sinasabing biyaya mula sa mga Diyos. Tinanong niya ng walang muwang kung magagamit ba ni Cheng Delay ang 5 Thunder Spells kung may taglay siyang psychic abilities at kung mayroon sila ng magic ng mga Diyos. Sa silakbo ng galit at kahihiyan, tumugon si Cheng Delay na huwag magsalita ng walang saysay si Zekai. Agad siyang tumalikod kay Zekai at hinarap sina Chinman at Shenji. Ipinahayag ni Shenji ang pagkairita kay Zekai, habang inutusan ni Cheng Delay si Shenji na huwag pansinin si Zekai at iminungkahi na pumasok sa bahay upang pag-usapan pa ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang oras, nagtipon ang grupo ni Cheng Delay para sa isang pulong upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon. Si Cheng Delay, may seryosong ekspresyon, sinumaryo ang kanilang mga pag-uusap at ipinahayag ang kanyang mga saloobin. Tinanong ni Xiao Yu kung sino ang maaaring nagpapanggap sa kanila at nagtanong kung sino sa tingin nila ito. Ipinahayag ni Chin Man na maaaring si Gao Fei Bao ang posibleng sospek. Gayunpaman, itinanggi ni Shenji ang posibilidad na ito, ipinaliwanag na ang mga tulisan sa bundok ay karaniwang nagnanakaw upang mabuhay at iniiwasan ang walang saysay na pagpatay ng mga tao. At hindi sila gagawa ng anumang bagay na sisira sa kalooban ng mga tao. Nagtanong si Chin Man kung sino pa ito maaaring maging. Nakialam si Zhang Fei at iminungkahi na maaaring may ikatlong puwersa sa bayan na hindi nila alam. Sumang-ayon si Liu Bei, itinuro na ang isang buong pamilya ay nawasak magdamag ng walang anumang senyales o ingay. Binibigyang diin niya na ang di kilalang grupo ay tila may mas propesyonal na teknik kaysa sa kanila, na nagpapahiwatig na ang mga tiyak na grupong iyon ay malamang na mga mababangis na tao. Nanatiling determinado si Cheng Delay, sinasabing kahit sino pa sila, kung hindi sila makakatakas sa lungsod, tiyak na hindi rin makakalabas ang kabilang grupo. Idineklara niya na ang mga naglakas loob na gamitin ang kanyang pangalan para sa masasamang layunin ay dapat maging handa na magbayad ng halaga at ipinahayag ang kanyang intensyon na hanapin at patayin sila. Sa isang bahagi ng Black Rock City, kumalat ang mga balita tungkol kay Cheng Delay na parang apoy sa kagubatan. May nagsabi na narinig nila na si Cheng Delay ay nakakatakot at may di umanong di mabilang na mga krimen. Sinasabi na pinatay niya ang kanyang ina noong siya ay 8 taong gulang at ang kanyang ama naman noong 9. Binanggit din nila na kumakain si Cheng Delay ng laman ng tao at may balitang nagpapakasasa siya sa pagkain ng 3 libra ng laman at 3 libra ng dugo sa bawat pagkain. Sa loob ng isang restaurant malapit doon, may 2 taong nag-uusap pa rin tungkol kay Cheng Delay. Isang tao ang nagsabi na si Cheng Delay ay isang malaking kasamaan na dumarating tuwing 1,000 taon. At ang hinaharap ay tila magiging napakalupit. Samantala, sa ibang mesa, nakabalat kayo si Cheng Delay at pinagmamasdan ang pag-uusap sa harap niya. Ipinahayag ng individual ang paniniwala na balang araw, may tatalo kay Cheng Delay at siya ay ipakakain sa mga aso. Sinabi rin na si Cheng Delay ay mapapatay ng isang matinding talam, nagagawin silang mga tulisan sa bundok. Nangako siyang maglalasing at nanumpa na hindi siya babalik hanggat hindi siya patay. Habang si Cheng Delay sa kabilang mesa ay tahimik na nakikinig sa kanila. Sa masiglang mga kalye ng Black Rock City, isang grupo ng mga tao ang nakatayo, nakatuon ang pansin sa isang nangyayaring tagpo. Kabilang sa mga manunood sina Shenji at Zhang Fei na nadala sa kaguluhan. Itinuro ng mga tao ang isang gusali, ibinabahagi ang kanilang mga obserbasyon. May nagsabing tingnan ang gusali at binanggit na ang dalaga mula sa pamilya Huang ay gumamit ng sariling pera upang bayaran ang hukbo,
habang ang iba ay napansin ang simbolo ng palaka na tanda ng kanilang presensya. Kumalat ang mga bulong-bulungan sa karamihan na may ilang individual na binabanggit na ang mga naninirahan sa gusaling iyon ay may marka ng simbolo ng palaka. Lumabas ang mga alalahanin na ang pamilya Huang ay maaaring maging susunod na target para sa paglipol. Nakaramdam ng awa ang mga tao sa kanila dahil maaaring sila ay natatakot at nababalisa. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae mula sa pamilya Huang ang naglabas ng desperadong sigaw, naghahanap ng mandirigmang maaaring pumatay kay Cheng Delay. Ipinahayag niya ang kahandaang ay-alay ang sarili bilang gantimpala. Samantala, isang grupo ng mga babae mula sa Jade Spring House ang nag-anunsyo na sinumang makakapatay kay Cheng Delay ay gagantimpalaan ng libreng serbisyo. Hindi napigilan ni Shenji ang tukso at malikot na iminungkahi na dukutin si Cheng Delay upang makuha ang mga gantimpala. Bigla, isang grupo ng mga nakahod na figure ang sumugod sa mga tarangkahan ng lungsod, nakasakay sa mga kabayo. Nagpanik ang mga tao nang may sumigaw na dapat silang tumakbo, at nagkaroon ng malaking kaguluhan sa hilagang tarangkahan dahil sa mga estrangherong sumalakay. Ang grupo ng mga estranghero, na mga barbaro, ay walang takot na nakipaglaban, mabilis na pinapatay ang mga gwardya sa kanilang daraanan. Inilarawan ng mga mamamayan ang mga kakilakilabot na pangyayari, may nagsabing bigla silang dumating at pumatay ng mga tao. Idinagdag na pinuputol nila ang mga ulo sa kalahati gamit lamang ang isang hagupit ng palakol. Isang individual ang nag-isip na sila ay mga tulisan mula sa Toad Village. Binanggit nila ang reputasyon ng mga bandido sa pagiging matigas at sinabing hindi sila mangangahas na kalabanin sila. Samantala, si Cheng Delay at Liu Bei ay nagtago sa likod ng isang pader. Lumaki ang galit ni Cheng Delay at ipinahiwatig na natagpuan na niya ang grupong gumagamit ng kanilang pangalan at sila ang responsable sa masaker ng pamilya Jia. Habang tinitingnan sila ni Cheng Delay, inis niyang napansin na hawak ng lalaki ang kanyang palakol. Sa sandaling yun, nakita si General Luheng at ang kanyang mga sundalo na naghahanda upang harapin ang grupo. Tumatanggap ng suporta mula sa mga mamamayan. Isang babae ang lumapit kay General Luheng, hinihikayat siyang bumalik ng matagumpay habang siya ay maghihintay. Isa pang babae ang nagpakita ng hindi matinag na paniniwala sa kanyang kabayanihan, sinasabing alam niyang hindi siya kailanman magkakamali. Sa isang hiwalay na pagkakataon, isang babae ang nagpahatid ng mabuting hangarin kay Ginang Zhu, hinihikayat siyang mag-ingat sa kanilang paglalakbay. Ang lalaking nakasakay sa asno ay masayang nagpadala ng mensahe sa isang babae sa karamihan. Nangangakong kapag bumalik siya mula sa pagpatay sa mga bandido, hihingi niya ang kanyang kamay sa kasal. Masigla niyang binigkas ang kanyang mga salita. Isa pang lalaki ang nagpahayag ng determinasyon, tinitiyak kay Zhu Zhou na hindi siya dapat mag-alala. Kumpiyansa niyang idiniklara na papatayin niya si Cheng Delay ngayon, binigyang din ang kanyang salita sa pamamagitan ng kilos ng kamay. Habang nagtatago, hindi mapigilan ni Cheng Delay na ipahayag ang kanyang pag-alinlangan sa mga mamamayang nakasakay sa mga asno. Baka, at Mola, nagtatanong kung sila ba ay papunta sa digmaan o ano. Isang tao sa karamihan ang nagpaliwanag na ang mga organisadong mandirigma ng bayan ay pawang mapagbigay at matuwid na mga lalaki. Idinagdag ng isa pa na ang kanilang layunin ay magbigay ng katarungan at alisin ang mga banta. Sa gitna ng mga pangyayari, isang beep mula sa sistema ang nag-alerto kay Cheng Delay na ang kanyang mga fear points ay papalapit na sa 1,000,000 at binabati siya. Idinagdag na kapag umabot sa 1,000,000 ang fear points, makakapag-redeem si Cheng Delay ng isang random na item na may pinakamataas na kalidad. Napansin ni Liu Bei na umaalis na ang mga tao. Tinanong niya si Cheng Delay kung ano ang susunod nilang gagawin. Gumawa ng mapagpasyang desisyon si Cheng Delay. Iminungkahi niyang pumunta sa Little White Wolf upang manghiram ng mga kabayo at kunin ang kanyang palakol. Halos 1,000,000 tao mula sa lungsod ang sumunod sa grupo ng mga barbaro, iniisip na sila ang Toad Village. Hindi kalayuan, huminto ang mga barbaro at naghintay sa mga sundalo at taong humahabol sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay handa na sa karahasan at kaguluhan. Tinanong ni Chi Hu si Hu Lei, ang batang prinsipe, tungkol sa pagdating ng kanilang mga tao. Sumagot si Hu Lei, sinasabing ayon sa tinatayang oras, darating ang kanilang mga tauhan ngayon at iminungkahi na makipaglaro sa kanila sa labas ng lungsod. Itinaas ni Hu Lei ang kanyang palakol sa kasiyahan,
Nagmumungkahing hayaan nilang lumapit ang mga tao at ipakita ang kanilang kapangyarihan. Itinaas din ni Chihuo ang kanyang sandata ng palaso. Kinukumpirma ang plano, sumulong si Chihuo at naghanda upang pakawalan ang kanyang palaso patungo sa grupo ni General Lu Heng. Sa isip niya, kinalkula niya ang distansya, 3 milya, 2 milya, 300 hakbang, 200 hakbang, at pinakawalan ang kanyang palaso patungo sa grupo. Sa isang mabilis at tumpak na pagbaril, tinamaan ni Chihuo ang isa sa mga sundalo na nagdulot ng takot sa mga voluntaryong mamamayan. Sinamantala ang sandali, naglunsad si Chihuo at ang iba pang mga barbaro ng sunod-sunod na pag-atake ng palaso. Na nagdudulot ng pinsala sa mga sundalo, karamihan sa kanila ay tinamaan. Si General Lu Heng, na huminto at nag-isip, naisip na 100 hakbang lang ang layo ni Chihuo. May hawak na pana habang nakasakay sa kabayo, kaya niyang patayin ang isang tao sa isang palaso. Hindi niya mapigil ang purihin ang kasanayan sa pagsakay ng mga ito, kinikilala na sila ay talagang nakakatakot. Inutusan ni General Lu Heng ang kanyang mga sundalo na bumaba at kontrolin ang kanilang mga kabayo. Naintriga at nabigo, nagsimulang isipin ni General Lu Heng na hindi mukhang ang mga bandido ay pinamumunuan ni Cheng Delay, kundi parang ang kilalang ring ng clan. Patuloy ang pag-atake ng mga barbaro, nakikipaglaban ng mabangis sa mga sundalo at sa sumusunod na karamihan. Hinikayat ni Hu Lei ang mga mandirigma ng hilagang barbaro na makipaglaro laban sa mga sundalo. May kumpiyansa, sinabi ni Chihuo kay Hu Lei na gagawin niya ito. Tinawag niya ang mga sundalo, hinihikayat ang sinumang handang mamatay na lumapit at harapin siya. Si General Lu Heng, determinado sa harap ng banta, sumigaw at tinanong kung sino ang lalaban kay Chihuo. Isang sundalo ang nagboluntaryo, tinitiyak na tatalunin niya si Chihuo at tatapusin ang kanyang pananakot sa loob ng 3 round. Nagpahayag ng pananabik ang isang sundalo, iniisip kung matatalo ni Master Zhang, ang nagboluntaryo, ang kontrabida para sa kapakanan ng mga tao. Sumagot ang isa pa, sinasabing ngayon ay makikita nila ang tunay na lakas ni Master Zhang. Sumugod si Sundalo Zhang patungo kay Chihuo, at nagsimula ang isang mabangis na labanan. Nagpalitan sila ng sibat, matagumpay na nahaharang ni Zhang ang bawat atake. Ngunit dahil sa liksi ni Chihuo, naiwasan niya ang mga pag-atake ni Zhang. Sa isang sandali ng kahinaan, habang nakatalikod si Zhang, mabilis siyang sinaksak ni Chihuo mula sa likuran, na nag-iwan sa mga nakamasid na sundalo sa pagkabigla at takot. Mataas na itinaas ni Chihuo ang kanyang sibat na tumutulo sa dugo, mapanghamon na tinawag ang sinumang maglalakas loob na harapin siya. Sa gitna ng matinding labanan, ang mabangis na mandirigma ay lumaban ng 3 sunod-sunod at nagwagi sa bawat laban bago umatras. Si Hu Lei mismo ang sumabak, at siya ay mas makapangyarihan pa, hawak ang isang bakal na palakol na napakalakas na ilang kalalakihan ang sunod-sunod na namatay sa ilalim ng kanyang kabayo. Nakatuon ang tingin ni General Lu Heng sa sandatang nakakuha ng kanyang pansin. Ang palakol, na tila pamilyar, ay nagpapahiwatig na pag-aari ito ni Cheng Delay. Gayunpaman, ang presensya ng isang hindi kilalang tao na may hawak nito ay nagdulot ng pagdududa sa isipan ng General. Naisip niya na baka nakipagsabuatan si Cheng Delay, ang masamang magnanakaw, sa Barbarian Clan. Tinanong niya kung paano napunta ang palakol ni Cheng Delay sa kamay ng iba. Napag-isipan din ni General Lu Heng na may ibang tribu na tinatawag ang taong iyon bilang Batang Prinsipe. Binanggit niya na ang Batang Prinsipe ng Rings ay tinatawag ding Cold Earth Wolf. Si Hu Lei, may ngiti sa kanyang mukha, ay kinumpirma na siya ngayon. Pagdating sa pakikipaglaban sa kabayo, walang katulad ang Rings sa husay sa pangangabayo. 30 taon na ang nakalipas, dumating ang makapangyarihang mga barbaro, pumatay sila ng mga tao na parang paggapas ng damo at Geneva ang mga lungsod. Isang malawak na imperyo na may 20th canton at 108 lungsod, ngunit walang makapigil sa mga barbarong ito. Pagkatapos ng labang ito, ang mga sundalo ng imperyo ay nagkaroon ng Ragnarphobia at ng inig sa klan ng mga Ringers sa buong mundo. May kasabihan pa na kung ang mga Ringers ay higit sa 10,000, hindi sila matatalo. Ano man ang kasabihan, mas mabuting harapin kaysa makinig sa mga balibalita. Ang Batang Prinsipe ng Rings ay personal na pumunta sa larangan ng labanan at sunod-sunod na pumatay ng 11 tao.
Ang mga mararangal at masisigasig na sundalo ay nanginginig na at walang nang ahas na lumapit pa. Tinawag ni General Luheng na siya na mismo ang lalaban kay Hu Lei. Tinanggap ni Hu Lei ang hamon at naghanda para sa labanan. Nang magsimula ang laban, nagpalitan ang dalawa ng sunod-sunod na matitinding hampas. Sa kabila ng pagsisikap ni General Luheng na harangin ang mga atake ni Hu Lei, isang malakas na hampas ang samugat sa kanyang kamay at nagpabagsak sa kanya mula sa kabayo. Punong-puno ng sakit at pagkabigo ang isipan ni General Luheng, nagmura siya dahil hindi niya matagal kahit isang ronda, at inamin na malakas ang grupo ng mga kontrabida. Samantala, si Hu Lei, nagpapakita ng nakakatakot na aura. Itinaas ang kanyang palakol, naghahanda na magbigay ng nakamamatay na hampas. Si General Luheng, may halong determinasyon at takot sa mukha, inisip na iyon na ang kanyang katapusan. Habang tila walang pag-asa si General Luheng, biglang lumitaw ang grupo ni Cheng Delay at sumugod patungo sa kanila. Bago pa tumama ang palakol sa kanya, huminto ito sa ere sa harap ng kanyang mukha. Nabagabag ang isip ni Hu Lei nang mapagtanto niyang may nakakakilala sa kanya sa lugar na iyon. Si Ye De ay sarkastikong nagkomento sa papalapit na grupo ni Cheng Delay. Sinasabing baka gusto nilang ialay muli ang kanilang mga kabayo. Napatawa si na Ye De at Chi Hu sa kanyang biro. Punong-puno ng determinasyon at galit, inutusan ni Cheng Delay si Chin Man na patayin si Hu Lei. Lumapit si Chin Man, handa na sa laban, at naghanda si Hu Lei. Maluwag na hinampes ni Hu Lei ang kanyang palakol, sinira ang pansamantalang sandata ni Chin Man. Si Chin Man, na may pagkabigo, ay nag-isip na minumura ang napakasamang kalidad ng kanyang sandata. Sa gitna ng laban, sumigaw si General Luheng kay Chin Man at inihagis ang kanyang sandata para magamit niya. Si Chin Man, naiinis, ay kinuha ang sandata at muling naghanda na atakihin si Hu Lei. May kumpiyansang ipinahayag ni Hu Lei na ipapakita niya kung ano ang kaya niyang gawin gamit ang kanyang Storm Tomahawk, habang sumigaw ng mapanghamon si Chin Man. Habang sumugod sila sa isa't isa, sinubukan ni Hu Lei na makuha ang pansin ni Chin Man, ngunit sumagot si Chin Man na dapat nang mamatay si Hu Lei. Naglaban sila ng matindi, nagpapalitan ng hampas at nagbabanggaan ang kanilang mga kabayo. Ang mga sundalong nanonood ay namangha sa nakakatakot na kapangyarihan ng Storm Tomahawk ni Hu Lei. Lalong nagalit si Cheng Delay nang marinig ito at sumigaw na ang palakol ay kanya. Mula sa malayo, nagkomento si Xiao Yu na mahusay na mangangabayo si Hu Lei. Napagtanto ni Cheng Delay na sa lakas ay pantay sila, ngunit sa husay sa pangangabayo, mas magaling si Hu Lei kaysa kay Chin Man. Idinagdag niya na kung magpapatuloy ang laban, hindi mananalo si Chin Man. Inutusan ni Cheng Delay si Chin Man na umatras. Napatawa si Hu Lei sa bilis ng pag-atres ni Chin Man. Nagmayabang si Hu Lei na hindi pa siya natatalo simula nang makuha niya ang palakol. Habang nakangisi, galit si Zhang Fei sa kanyang sinabi at sinagot na hindi dapat siya maging arogante. Iminungkahi ni Zhang Fei na haminin si Hu Lei sa isang laban, tanggan lamang ang kanyang kutsilyo at handa ng sumugod. Ngunit pinigilan siya ni Cheng Delay, hinihimok na manatiling kalmado. Inamin niya na maaaring matalo ni Zhang Fei si Hu Lei sa loob ng 10 taon, ngunit ngayon ay hindi pa ang tamang panahon. Tumingin si Shen Ji kay Cheng Delay para sa gabay sa susunod na hakbang. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, matapang na idineklara ni Cheng Delay na siya mismo ang lalaban kay Hu Lei. Sa labas ng Black Rock City, hinimok ni Shen Ji si Cheng Delay na maging maingat. Si Cheng Delay, na may kumpiyansa, ay nagsabi na mayroon pa siyang hindi nagagamit na pamamaraan. Dahan-dahan niyang nilapitan si Hu Lei at binyantaan nito, tinatanong kung kaya ba nitong tiisin ang mangyayari. Bilang tugon sa pahayag ni Cheng Delay, nag-alinlangan si Hu Lei at huminto sa kanyang panluloko. Mayabang niyang kinwestiyon ang kakayahan ni Cheng Delay habang mingiti sa labi. Ito ay nagdulot ng galit kay Cheng Delay, na matapang na hinamon si Hu Lei at tinanong kung handa ba itong harapin ang susunod na mangyayari. Nagulat sa matinding asal ni Cheng Delay, tinanong ni Hu Lei kung ano ang nais nitong gawin. Pati ang kabayo ay nagulat din. Si Cheng Delay, na may seryosong ekspresyon at matatag na determinasyon, patuloy na pinipilit si Hu Lei, inuulit ang kanyang tanong kung kaya ba nitong tiisin ang darating. Habang lalong nagagalit, sumigaw si Cheng Delay kay Hu Lei, hinihingi na malaman kung ano ang kaya nitong gawin. Sa maingat na tono,
ibinunyag ni Cheng Delay na mayroon lamang siyang isang pamamaraan, binibigyang diin ang kahalagahan ng galaw na ito. Tinawag niya itong draw habang sinubukan niyang i-activate ang kanyang mga gantimpala sa sistema. Sa kanyang mga iniisip habang lumalaban, ipinahayag ni Cheng Delay ang kanyang pag-asa sa sistema, umaasa na bibigyan siya nito ng isang nangungunang mandirigma upang makipagtulungan kay Chin Man. Na tinitiyak ang tiyak na pagkamatay ni Hu Lei. Samantala, sa sistema, lumitaw ang makina na nakikiusap para sa kaunting pagiging ban-ayed bago ito sapilitang sinira. Pagkatapos ng pagwasak, nagawa ng makina na makuha ang maalamat na aklat ng martial arts. Binati ng sistema si Cheng Delay sa pagkuha ng maalamat na aklat ng martial arts, San Mao Spear mula sa sikat na heneral na si Zhang Yide. Sa realidad, ang mukha ni Cheng Delay ay nagpapakita ng halo ng kawalan ng paniniwala, pagkabigla, at pagkawalang salita dahil ang kanyang kahilingan ay hindi natupad gaya ng inaasahan niya. Isang awkward na katahimikan ang bumalat sa paligid na nagdulot ng tensyon sa atmosfera. Si Hu Lei, mukhang nalilito, ay kinwestiyon ang mga kilos ni Cheng Delay, habang maging ang kabayo ni Cheng Delay ay mukhang nabigla rin. Pawisan at sinusubukang pag-aanin ng mood, ngumiti ng awkward si Cheng Delay at nanatiling tahimik sandali bago nagsalita. Sinabi niya na sinusubukan niyang lumikha muli ng masayang atmosfera. Anak ko niya ang kanyang mga kilos, kinikilala kung gaano katens ang sitwasyon ilang sandali lamang ang nakalipas. Si Hu Lei, puno ng galit, ay sumagot na hindi siya naniniwala kay Cheng Delay kahit isang segundo. Si Cheng Delay, na nararamdaman pa rin ang awkwardness ng sandali, ay inutusan ang kanyang grupo na tumakbo, habang si Hu Lei, galit na galit, ay sumigaw na papatayin niya sila at nagsimulang habulin sila. Tinanong ni Chin Man si Cheng Delay na nagboluntaryong pigilan si Hu Lei. Iginiit na dapat ng mauna sina Cheng Delay at iba pa. Tinanggihan ni Cheng Delay ang mungkahi ni Chin Man, idineklara na hahanapin nila ang kanilang paghihiganti sa ibang araw. Si Chi Hu, na nangunguna sa grupo ng mga barbaro, ay inutusan ang kanyang mga mandirigma na sundan ang prinsipe at walang awang patayin ang mga tao. Habang nagkakagulo, mabilis na tumakas pabalik sa mga lungsod ang mga voluntaryo. Habang tumatakbo, ang mga system fear points ay nagbip mula sa daan-daan hanggang sa libo-libo. Habang nagmamadaling bumalik sa kanilang lungsod ang mga tao, inabutan sila ng mga barbaro, nagpakawala sila ng karahasan at walang awang pinaslang ang mga samalubong sa kanila, kabilang ang mga inosenteng buhay at mga kabayo. Kapag nagsimulang magkawatak-watak ang isang buong hukbo, ang bawat isa ay magiging isang patak lamang sa balde. Sa mga iniisip ni Cheng Delay, kinilala niya ang kabangisan ng mga kaganapan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang lumilingon, nagtatanong kung bakit walang tigil siyang hinahabol ni Hu Lei hanggang kamatayan, at binigyan lang siya ni Hu Lei ng masamang tingin. Si Cheng Delay, habang sinisilip ang ekspresyon ni Hu Lei, ay nagkomento ng pabiro kung paano mukhang kakainan ng tao si Hu Lei. Nagtaka siya kung bakit may matinding galit si Hu Lei sa kanya at pabirong tinanong kung siya ba ay nag-iisang pumatay sa buong pamilya ni Hu Lei. Ang kabayo ni Cheng Delay, na nararamdaman ang tensyon, ay tumingin din ng may kaba sa likuran nila. Ang kwento ay sumisid sa angka ng mga barbaro na kilala bilang mga ring. Ipinaliwanag na ang mga ring ay naninirahan sa isang liblib na lugar at madalas silang tawaging mga barbaro, mga ligaw, mga ring, at iba pa. Kapag walang digmaan sa hangganan ng imperyo, ang mga kawal na nagbabantay at ang mga ring ay nag-iinsultuhan araw-araw. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi matalo ng mga ring ang mga kawal sa kanilang mga hanggal na pananalita. Kaya karaniwan nilang hinuhuli ang pinakamatinding mga alipusta at binubugbog hanggang mamatay. Sa gitna ng paghabol, si Cheng Delay, na natatakot, ay sumigaw sa kanyang kabayo na tumakbo habang iniisip ang kanyang mga pagsisisi at kakulangan. Pinagsisihan niya na hindi siya naglaan ng panahon upang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban noon, nagnanais na nakipaglaban sana siya kay Hu Lei ng 300 ulit at walang dahilan para mapahiya ngayon. Inamin niya na ang kanyang tagumpay laban kay Du Mao noon ay malaking bahagi dahil sa swerte. Sa kanyang mga pag-iisip, hinanggad ni Cheng Delay na maging mas malakas, paulit-ulit na binibigyang diin ang kagustuhang magkaroon ng mas malaking lakas. Ipinahayag niya ang pagkadismaya sa kasalukuyang sitwasyon, pakiramdam na napapahiya sa paghabol sa kanya na parang aso, hinihingal at pagod, nakalabas ang dila. Ang kahihiyan ay mabigat sa kanyang isipan.
Habang walang tigil na hinahabol ng mga barbaro ang ibang tao, patuloy na tumataas ang mga puntos ng takot na nagpapahiwatig ng tumitinding panganib. Ang mga grupo ng barbaro ay walang habas na pumapatay ng mga tao sa kanilang daraanan. Dahil dito, umabot ang mga puntos ng takot sa 831,553 puntos. Humawak si Cheng Delay sa maliit na pag-asa, naniniwalang may pagkakataon pa siyang magtagumpay. Hinanggad niya na may isang mataas na antas na mandirigma na sasama kay Chin Man, iniisip kung paano nila matatalo si Hu Lei sa lugar na iyon. Tumingin si Cheng Delay pabalik kay Hu Lei nang may matinding ekspresyon. Na nagdulot kay Hu Lei na pansamantalang makaramdam ng takot at hindi makapagsalita. Tinanong ni Hu Lei sa kanyang isipan ang katapangan ni Cheng Delay na ipakita ang kanyang intensyong pumatay. Ngunit agad niya itong binaliwala, at ang kanyang galit ay muling pinagtibay ang kanyang determinasyong patayin si Cheng Delay. Iniisip ni Hu Lei na patayin si Cheng Delay habang hinahabol siya. Nag-alok si Chin Man na pigilan si Hu Lei habang sinasabihan si Cheng Delay na mauna na. Ngunit matinding inatake siya ni Hu Lei. Sinisigawan siya na umalis, dahil nalulunod pa rin siya sa kanyang mga pag-iisip tungkol sa pagpatay kay Cheng Delay. Matapang na ipinagtanggol ni Chin Man ang kanyang sarili mula sa pag-atake at sinabihan si Hu Lei na pumunta sa impyerno, ngunit sa huli, natamba ang kabayo ni Chin Man dahil sa mga hampas ni Hu Lei. Nagpa siya si Hu Lei na huwag patayin si Chin Man at ipinagpatuloy ang kanyang paghabol kay Cheng Delay, iniiwan siya at nagkomento na siya ay nakaharang lamang. Desperadong itinulak ni Cheng Delay ang kanyang sarili, determinado na maabot ang 1,000,000 puntos ng takot. Kinagat niya ang kanyang labi, na naging sanhi ng pagdaloy ng dugo mula sa kanyang bibig, habang ang pakiramdam ng pagkaapurahan ay dumadaloy sa kanya. Nagpatuloy ang paghabol, habang lalo pang nagngangalit si Hu Lei. Sa wakas, nang malapit na siya kay Cheng Delay, nataman ang kanyang kabayo at siya ay nahulog. Sumabog ang dugo sa lahat ng dako habang ang mga puntos ng takot ay umabot sa 1,000,000 marka. Sa gitna ng matinding paghabol, nagawa ni Cheng Delay na ihain ang kanyang kahilingan sa sistema. Tinanggap ng sistema ang kanyang kahilingan, binasa ang mga linyang nagsasaad na ang mga tibok ng puso ng mga tao sa mundo ay magdadala ng liwanag ng mga bituin, at ang di mabilang na mga emosyon sa buong platform ay magbabanggaan upang lumikha ng isang taong yayanig sa mundo. Ang bayani mula sa kwento ay muling ipapanganak at handa nang tumawid sa panahon at espasyo bago ipinagpatuloy ng sistema ang kanyang mga salita. Sumingit si Cheng Delay, nagulat at nalulunod sa kaguluhan, agad na hiniling sa sistema na laktawan ang mga linya, nangangamba para sa kanyang buhay. Habang binabati siya ng sistema sa pagkuha ng nangungunang General Militar, tinanong ni Cheng Delay ang pangalang binanggit, nakakatawang nagmungkahi ng iba't ibang pangalan tulad ni na Long Qi, Gong San Long, Li Yun Long, at sa huli, iniisip niya kung si Cheng Long yun at nagtanong kung sino si Long at sino siya. Nainis si Cheng Delay at inakusahan ang sistema na sinasadya siyang pinagluloko. Walang kaalaman sa karakter o kung paano sila lilito, napagtanto ni Cheng Delay na wala siyang paraan upang makatakas. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, tumayo siya mula sa kanyang pagkakahulog, nagngangalit ang ngipin, at naghanda upang harapin si Hu Lei. Iniisip kung nakatakda siyang mamatay sa ilalim ng kanyang sariling palakol.